Tex, ang mother mo daw, ano, baby ka pa, namatay na? Opo. Totoo ba? Mm-mm. Anong kinamatay no? Bali, namatay yung mother ko nung pinanganak yung bunso namin. So, how old were you? I'm nine months. Wala ka pang 1 year old oo, no, namatay yung mother mo? Oo, ako sa nanay ko. Eh, talaga? Oo, kasi yung gap ng age namin magkakapatid is... Dikit-dikit. Oo. Dikit-dikit kayo. Oo. So nawalay kayong magkakapatid nung ano, nung namatay ang mama mo. Mm-mm. Kailan mo ulit nakilala yung mga tunay mong kapatid? At saka yung papa mo, no? Nawala na rin. Ano na ako, Tatamel? Mga grade 5. Grade 5 ka na? Oo. Paano kayo nagkakilala ulit? Bali, yung kapatid ko, dalawa, nagtatrabaho yun sa carnival kasi. Yung carnival, yung pag may mga piyesta. Oo nga. Dun sa, and then, dun sa lugar namin, dun sila na-assign. Oo. And then, dun sila nag-ano, nalaman nila na may kapatid sila doon. So, nilocate nila ako doon. Oo. Sa mong lugar na yun. Hanggang sa nakita nila ako. And then, pakilala sila na kapatid niya, kapatid ko nga daw. Oo. Yeah, ano naman ako talaga. Tapos, Bali, ilang kayo magkakapatid? 8 po. 8 kayo magkakapatid? Nagkakilakilala kayo ulit? Oo, pero malalaki na kami, Tamel. Nung nagkakilakilala kayo? Pero bakit ano, kasakapiling mo na yung mga totoo mong kadugo, eh, gusto mo daw pumalik sa ano mo? Sa tita mo? Yung di po ako sanay sa ganung ano, eh, kumbaga, nabigla po ako, parang na culture shock. Culture shock ka na? Na yung surroundings ano? Ko po, na hindi ko po nakasanayan, dun po kasi nasanay, baga dun po ako namulat. Oh. Sa lolo ko eh. Oo. And then, so, biglang, ano, instant na, dyan ka agad. So, parang, namimiss ko yung buhay ko doon, kaya nag-attempt akong tumakas ulit. Pabalik ka ulit. Yes. Pero bakit, ano, hindi mo raw nakuhang makapagtapos ng high school? Ano ba naging problema? Pera? So, Tita Mil, pag sa probinsya, kasi talagang, number one is financial. Oo. Tapos, pwede ka naman mag-working student, pero, sobrang bigat. Hindi sasapat. Oo. Kumbaga yung katawan mo na yung bibigay. Kasi yung haba ng ano. So pinabayaan mo na lang, hindi mo na pinursue yung mag-high school ka. Nag-graduate ako ng high school. Paano ka nakatapos? Tita Mel, ano, working student. Oo, what did you do? I mean, yung college pa lang, hindi ko na yung pursue. Pero first year hanggang fourth year high school, pinagtapos ko yung sarili ko. Ikaw ang nag-ano? Yes. Nag-suporta? Oo. Anong mga trabaho ang pinasok mo nung high school ka? Kasi nung sa bukid ako, bubunot ako ng mga root crops, ganun, saging, or mga down-down ng mga gulay. Tapos? Dinadala ko sa bayan yun. Binibenta mo? Binibenta ko. Or pag walang benta, binabarter namin yan, Tita Mel. Anong pinagpapalit nyo? Bigas, ulam, kapalit nun, root crops, like gano'n. Saan ka natutong mag-negosyo ng gano'n? Sa ano po namin, sa surrounding, sa farm po namin. Kasi so, bulubundukin talaga kami, Tita Mel. Talagang out of civilization. Totoo lang? Yes. So, yung mga ilang pero oras. Pero dalawang mata ng mga tao doon, tsaka may ilong, at tsaka dalawa ni Ao. Eh, sabi mo eh. Oo, parang sigurado ka ba baka? Parang ba, 8 ilog yung tatawarin mo, Tita Mel, bago mo marating yung aming pinaka... Anong pangalan ng barrio doon sa Kadulugan? Barangay Rinibon, Pigkawayan North, Cotabato. Yeah. Rinibon? Oo. Nga, ngayon ko lang nadinig yan. Surrounded kami ng mga tribes. Oo. It's Manobo tribes. But you are not, ano, IP ka? Hindi ka IP. Cebuano. Cebuano ka? Mm-hmm. Kailan mo naman natuklasan at, alam mo na feel mo na ikaw eh, medyo ano ka ano? Bading ganun after high kasi nung ano bata elementary maano na ako gumalaw Tita Mel eh yung parang malambot parating akong nakakaltogan ng mga pinsan ko kasi ayaw nila yung ganun oo wala eh yun natural ko eh talagang pagkana pilantik yung ano ko tapos kanta ako ng kanta tapos parang masayahin kasi. So bata ka pa, kumakanta ka na. Alam mo, Tita Mel, na-remember ko dati nung nilalagay ako sa mesa. Oo. Tapos kakanta ko ng mga praises song sa mga simbahan. Nag-uumpukan yung mga tao. Okay? Dahil sa galing mo kumanta. Oo, yung kabataan ko nung ano talagang ahilig kong kumanta. Pero nung panahon na yung ba eh, nangarap ka na
alam mo na, maging senior. Yes. Ah, nangarap ka oo, na? Oo. Kahit nung bata ka pa? Maliit. So, yan ang ano ko eh. Dream mo? Dream ko. Elementary, high school. Pati yun sa mga slambok-slambok ko, yun yung parati kong ano. I want to be a successful recording artist. A what? Art. You want to be a? I want to be, gusto kong maging. Sige, okay. Ulitin natin. Gusto mo maging? Recording artist. Recording someday. Artist! Oo. Pinaka-greatest dream ko yan, Tita Mel. Oh, really? Yung pangarap mo raw na makarating sa Maynila, meron bang kinalaman yan? Yung pagiging recording artist na pangarap mo? Oo, Ate Mel. Yung ba? Baka kaya gusto mo makarating dito? Kasi, nung maliliit kami, like ako, pag sa bundok kami, naghahanap ako ng mga picture sa newspaper na picture ng Maynila. Uh-huh, iniipon ko yan. Okay. Kasi pag once Maynila, talagang parang feeling ko langit talaga sa akin itong Maynila eh. Sabi ko, gusto kong marating yung lugar na yan. Sabi ko ng ganun. Kinocollage ko yung mga picture ng Maynila kahit ano pa, whether bad or ano. Uh-huh. Ganda. Basta pag Maynila, tapos pag may galing ng Maynila, uwi ng probinsya, hindi ako magkanda maya sa kakatanong, ano tsura ng Maynila? Paki-describe. Paki-describe sa akin. Teka. Nakatapak ka na sa Maynila. Mm-mm. Ano ang mga unang karanasan mo dito? Masaya ba? Oo, okay ba? Tita Mel, yung limang araw akong binaybay yung karagatan. Kasi sumakay ka sa barko. Papunta dito. Oo, nakarating ka naman. Oo, nakarating ako talagang wala. Paano kaga paano wala ka na makilala? Anong meron ginawa mo? Na, yung kapatid ko nandito. Ah, may kapatid ka naman pala. So, tapos nagbigay siya ng konting para dagdag doon sa pamasahe ko para makarating na yung Maynila. O, ilang taong ka noon nung nakatungtong ka dito? Nasa mga ako nung Tita Mel, mga nasa around 22, 20, mga ganun. Binata ka na talaga. Graduate ng high school. Oo. Pero noon, Becky ka na noon. Oo, bakong bakla na ako. Pagdating mo dito, talagang bakla ka na. Nailove ka ba sa lalaki? Nagkaroon ako ng, ewan ko ba, kami nalilito ako sa sarili ko. Bakit? Kasi, sige, sabi mo sa akin. Nung high school ako, hinanap ko yung sarili ko. Kumbaga, ano ba talaga yung preference ko as kumbaga, saan ako mas compatible? Oo. Sa guy ba o sa ano? Sa babae. In fact, nagkaroon ako ng karelasyon. Sa katrabaho ko, lalaki. Oo. Mabuting kami ng taon, pero ang mahal ng maintenance. Ano ba sa mga karelasyon yun? May maintenance pala? May maintenance fee? Oo, iba ko sa mga lalaki. Tito Ben, Diyos ko, kailangan magpa-promo naman minsan sa bawat galaw, pera eh. From hit to foot, pera. So, nag-run ng isang taon yung Tito Mel ng relasyon ko sa ganun. Pero it's a mutual lang. Wala siyang, parang nakita ko lang siya. Tuwa ka na, okay ka na. Mahag ko lang siya. Kasi, matabi ko lang siya sa tulog. I'm happy na nang ganun. Doon ako And then, isang taong kami lahat, binigay ko sa kanya. Mula sa paats, lahat. Tapos, lahat? Binigay mo? Oo. Tapos, so, siya lang pinagtrabaho mo, ganun? Oo. Tapos after, wala. Nga. Ganun, parang talo talaga pagdating sa ganun. Talo? Bakit? Anong nangyari? Siyempre, lalaki yun eh. Straight guy yun. So, dumating sa puntong nakatagpo siya ng ng girl. Yung tamang lokasyon. tamang lokasyon. Siguro na-realize niya, okay. Doon yung pinakamasakit na moment sa akin. Iniwanan ka? Para sa babae? Wala. Ba't ka masasaktan yung babae yun eh? Siyempre, nagmahal din po ako noong time na yun. Kumbaga, sinacrifice ko lahat eh. Wala nang natitira sa sahod ko, Tamil eh. For him. Nawala pa. Pero nung nangyari nung nasaktan ako nung sobra, pinutol ko na yun. Hanggang doon na lang yun. Yes, I'm gay. I belong to bisexual. I'm sa LGBT. I'm proud to be gay. Pero, ehon ko, Tita Mel, hindi ako na simula nung ilang taon na, never akong nag-pull uli sa lalaki or makipag relationship or do something sa mga lalaki. Hindi. Ah, talaga? Oo. Napako ko dun sa girl. Kumbaga, iba naman story ito. Iba na naman story ito sa buhay mo. Oo, Tita Mel. Oo, at nakilala mo lang sa tindahan. Oo. Ano ba yun? Ano nangyari sa tindahan? Ba't ka naman na-inlove? Nakita mo lang bumibili ng load yung tao eh. Na-inlove ka na dun sa babae. Wala kasi, instant agad, Tita Mel eh. Nung unang kita ko sa kanya, boom! Ganun ka agad. Tibok talaga. This is it. Ito na to. Naka-ano pa nga ako, yung maiksing short. Tapos
Yung typical na baklang tambay. Ay, bading na bading pagdating mo? Bading na bading. Naka one line yung kilay. Oh, wow! Hindi ko pa nabubura yung makeup ko. Oh. And then, nung nagpa-load siya, nung patingin lang kami, parang gano'n, no? Oops, naku, talagang nagkatagpo yung inyong mga paningin. Nung, nailab ka? Oo. Nung time na yung Tita Mel, di ko na siya binitawan. Totoo? And then sabi ko, bibigyan ko to ng 3 days. Na? Mapapasa akin to. Ha! Yaba! Anong ginawa mo at nakuha mo ba ng 3 days? Una, first step, ang ginawa ko, kinuha yung number. Okay. Pagkuha sa number, text. Pangalawa, date. Nag-date kayo? Nag-date ka agad. Pinakain mo siya, gano'n? Lahat. Ano, nagsini kayo? Anong ginawa? Lahat ng anong gusto niyang ano, bigay. Kasi syempre, kumikita ako, may trabaho akong matino. Lahat bigay ko sa kanya. Pangatlo, yun na. Ano nang ano boom. Na? Boom! Nagsama na kami, hindi ko alam kung ano nangyari. At nakabuo ka pa, ha? Yes, Tita Mel. Imagine for 5 years. 5 years, nagkaanak kayo ng isa. Pero mag-aabotin kami ng 10 years, Tita Mel. Ay, naabot kayo ng 10 years? 10 years. What happened? Nung una, Tita Mel, nung naging kami, okay yung relasyon namin. Yung parang, alam mo, karay-karay ko siya kahit saan. May mga event ako, sasampa ako sa ganito, naka-plus one siya sa ticket, sa aeroplano, sa plano. Kumbaga, walang katapusan, ganun ko siya kamahal that time. Yung parang, okay. Ewan ko, Tita Mel, nung nagkaroon kami ng baby, si Sarian kasi si Irene. So, after nun, nung pag-anak niya si Sarian, 2 years yun para maghilom talaga totally. Dumating sa puntong nahihiya siya sa sarili niya. Bakit? Ewan ko. Sino nahiya siya sa sarili niya o nahiya siya sa'yo? O, parang nahiya siya sa akin. Kinakahiya ka niya? No. Yung ganun siya, yung may hiwa siya, ganun. Sabi ko, Mami, hindi po yun ano. Oo. Sabi ko. Hindi kahihiyan yun. Kasi may baby. Anak eh. Mami ka na eh. May baby ka na, may baby na tayo. So, okay lang, kahit ikaw pa yung pinakapangit, kahit kaalong gusot-gusot pa ng tiyan mo, love kita, sabi ko sa kanya. Nawala yung spark. Ano wala? Oo, yung hinahanap. Baka na-inlove ko sa iba. Hinahanap ko sa kanya, dati, nawala yung Tita Mel. Bumalik ka sa lalaki? Hindi po. Hindi. Kasi, yun na yung time na, kasi that for 10 years, yung routine ko is bahay work sa baby ko, sa kanya. Oo. Yun lang yung routine ko. Yung mga kapitbahay ko nga, Tita Mel, di ko kilala eh. Oo. Kasi, ganun lang gusto kong mag-focus sa kanya. Tapos, ano nangyari? Saan siya napunta? Yun, nagkalabuan kami nung ano, yung baga, hindi ko na yung nangyayari sa amin dati, hindi na maibalik. Yung parang yun yung hinahanap ko sa kanya. Tinatanong ko parati siya, bakit, anong problema. Oo. Hanggang sa lumalim. Oo. Hanggang sa yung, doon ako na parang nalihis ng landas. Kasi napako ako sa kanya, Tita Mel. Yung baga, mahal na mahal ko. Yung time na yun na ano, doon na siya yung, tawag nito yung, hindi na kami magkakasundo. Umalis na siya? Umalis ba kayo? Hindi pa. Nagsasama pa kami. Nagsasama pa kayo. Baga, para sa bata, di lang namin pinapakita na mag-aaway. Ilang taon na yung anak ninyo nito? 8 years old. 8 years old yung baby mo? Mm-hmm. Oo. Saan na siya napunta? Nasa custody ng biyanan ko. Yung anak mo? Oo. Si Irene, nasa na? Si Irene, kasi isa pa yung ano, sabi, yung gusto niya umalis. Umalis mag-abroad? Mag-abroad, sabi ko. Doon na ako ng ano, yung parang nawalan ako ng pag-asa. Nasaktan ka talaga. Sabi ko, Mami, pag umalis ka, masisira talaga tayo. Oo. Sabi ko, mabubuwal tong ano. Sabi ko, galing lang ako sa broken family. Kumbaga, yung gusto kong bumuo ng pamilya, Tita Mel, na sana man lang, mabuo ko siya. Hindi kumbaga, naipaparanas ko sa anak ko na ganun din yung naranasan ko. Masakit sa akin yun. Mm-hmm. Doon ako na talagang na-trauma na. Yun pangarap ko eh, mabuo ko to eh, na di ayokong igaya to sa pamilya ko na. Yung sabihin na frustrated ka sa pamilya mo. Yun yung mga frustration ko. Pero teka, mag-ano muna tayo, mag-throwback muna tayo ha. Paano ka naging singer, performer, comedian? Yes. Nasaan yan? Kilala mo na ba si Irene o? Hindi pa po. Hindi pa? Oo, naging comedian na po ako. Performer ka na. Paano nangyari? Nung sa Maynila ako, Tita Mel, akala ko dati langit to eh. Oo nga. Oo, sabi ko, mali pala. Sabi mali? Ko, dito ko naranasan yung gutom, yung hirap. Sabi ko, lahat naguho yung pangarap ko, Tita Mel. Parang, instead na yung dream ko, yung tingin ko sa Maynila, impyerno pala, nung time na yon. Sabi ko, pero ni-reverse ko yon.
Sabi ko, how did you do that? Siyempre, being gay, madiskarte mga bakla at itamin. Never magugutom mga bakla. Gays are multi-talented. Kahit anong pinapasok. Niniwala ako dyan. Yes, di ba? So, pinasok ko yung ano, yung... Kasi, baton din ako eh. On my other side, talagang lalaking-lalaki din ako. Nag-construction worker ako. Mas kung saan, palitada, kung ang mga gawang construction para... Kumita lang, para kumita ka. Pero hindi, yung naging performer ka na, saan niya pumasok? Yun sa pagkakanta-kanta ko, Tita Mil. Hindi, nag-ano yan, nag-apply-apply ka ba? Paano ba? Paano ka napunta sa entablado? Kumakanta ko sa isang mall. Sa isang mall? Sa isang mall. May amusement area doon na may video okay. Pagwas ako na nakatungtong doon, walang pwedeng sumingit dyan. Kasi sinasaksakan ko ng maraming token chat. Tapos ngawa lang ako ng ngawa. Kasi birit lang ako ng birit. Wala akong pakialam. I love to do sing. Kahit wala sa tono, wala sa diction. May regional dip kasi Cebuano. Oo nga, Cebuano. Pero yung timing, andun pa rin. Okay. So, ganda ng boss. So, pa-epal lang ako ng pa-epal ng gano'n. Kanta lang ako ng katang. Hanggang sa may lumapit sa akin dalawang bakla. Okay. Si Kuya Tolis at saka si Jimmy. Okay. Yun yung aking tinuturing na fairy godmother. Mga mentors mga mentors. Kung wala sila, walang wala tekla ngayon. Kung baga di ko marating yung kung ano man ang narating. So niyaya ka nila? Oo. Na magtrabaho sa? Hindi lang po. Gimmick lang po kami, Tita Mel. Gimmick lang, hindi trabaho. Mag-ano lang tayo, enjoy life. Ganun, kasi ang ganda ng boses mo. Sabi ko, enjoy natin yan. Hindi kami gumagastos, Tita Mel, pag kumakanta ako sa mga, pag-inuman kami sa isang bar. May magbibigay ng bucket ng beer. May mga pulutan. So, nalilibre yun. Okay. So, kapalit nun, kanta. Kakantaan ko lang sila. Kailan ka ngayon naging professional, Tex? Gusto ko yung binabayaran ka na. Yung talagang pinapalakpakan ka na. Kailan nangyari sa buhay mo isang, yun? Isang araw nun, naging janitor ako nun sa Laguna. Tinawagan ako nung dalawa. Kasi nahiwalay kami ng ilang buwan. Asan ka na, Tex? Gimmick naman tayo. May bar tayong pupuntahan. So, from Laguna, nag-awol ako, Tita Mel. Hindi ako pa nasa sa trabaho. Talagang umabsent ako ng walang nihay-niho. Lipad ako Maynila. Naka-short lang ako, naka-chinelas. And then, pumasok kami sa isang malaking bar. Fan line. Sa may Ross Boulevard. Ngayon, pasok doon, naka-short lang ako. Inuman kami. Siguro mga nasa 600 crowd. Wow! Ang daming tao! Ang capacity ng bar. During that time, Tita Mel, punong-puno. Okay. Kasi parang sahod at anon. Ngayon, wala naman akong kaalam-alam tong dalawa. Parang pinilay time nila ako, nagsulat sila ng ano, ng kanta. Request. Guest singer, Don. Don kasi yung screen name ko sa Don. Pinaakyat ako. Tinawag ka? Tinawag ako ngayon. So, di ako prepare kasi naka-short lang ako eh. Oo. Pag-akyat ko palang Tita Mel sa entablado, nagtatawanan na yung mga tao. Bakit kaya? Ewan ko, tapos, di ba nakaka-offend yun? Yung titingin sa mukha mo, tapos tatawa. Ay, parang alam ko na kung bakit. O sige, huwag mo na sabihin. Yun na nga. Now I know. Pagkatapos, pag-akyat na. Pag-akyat. Nagtawanan ka. Ninervous ka, ayaw mo lang kumanta, na-intimidate ka. Yun na-intimidate ka, siyempre. Ganito pala dito. Ba't may nagtatawanan ako? Sabi mo, ganda kong ito? Sabi mo, patatawanan ako ah. Hindi naman kasi ako sanay sa ganun, sa amin. Bawal yung mga ganun eh, mga lalaitin, bawal ko eh. Pero kumanta ka rin. In-interview mo nila ako, Tamel. May interview pa? Oo, 1 hour. Parang nasa hot seat ako noon. Ano ba yun? Parang ka naman superstar. One hour ang interview sa'yo? Lahat inungkal sa akin. Tapos? Yung alam mo, hindi ko matanggap yung lait talaga, Tamel, na parang wagas. Ang sakit-sakit sa dibdib. Bakit? Anong ginawa nila? Yung parang, sinisigawan ka nila? Buti naging bakla ka. Kasi kung naging lalaki ka, mukha kang kriminal. Diba ang sakit na... Pero that is running joke lang pala yun sa mga comedy bar. Okay. Pero masakit siya, yung tao ako, hello eh. Sabi ko, hindi ko matatanggap kasi labag sa kalooban ko. Diyos ko, ang ganda-ganda mo eh. Kumanda kayo ngayon. Sabi ko na ganun. And after that, yung moment ko na Tita Mel. Kumanta ka. Kumanta. Ladies and gentlemen, our guest singer, palakpakan naman natin, Don. Pak! Anong pasok mo? Yung Power of Love ni Celine Dion. No response in the morning. Ganun yung pag-intro ko nung Tita Mel. Mga tao, nagparang napanganga. Napanganga sa'yo, sa galing mo. Alam mo, Tita Mel, para siyang tawag nito, domino effect na from harap hanggang dulo. Nagsitayo, ang standing ovation. Wow. Kinilabutan ako nung time na yung Tita Mel. 600 people tumayo. Wagi ka naman pala eh. Ayun, tapos taghagis ng pera sa stage. Ha?
Oo, during that time, naka 35,000 akong tip. Nung, talaga? Oo. Diyos ko! Yung, ano yung nagpupulot ka ng mga tip na nga kumakanta ka? Parang ganun? Oo, tapos para sa ano po, di pa ako kasi may mga nakasit na bakla doon. Mm-hmm. Yung tip na nakuha ko, hindi ko claim yun. Ay, bakit? Although bigay naman, nilagay ko doon, respeto doon sa mga nakaset. Oh. Or sa may mga araw na nito. Para baka sabihin nila nag-after ako ng ganun. Oo. Nilagay ko doon sa atril nila yung pera. Oo. Kung hindi, para sa inyo, kayo nakaset eh. Okay, okay. From that time on, yun paano na tumaas ang ano mo, ang yung career? Yun na ba ang umpisa ng career mo? Nung gabi yun, Tita Mel. On stage, okay. O, yung tapos? Kinabukasan na yun, set na. Binigyan ako. Ah, set na doon din? Oo, yun sa bar na yun. Okay. Nag-start ako ng 300. After 3 weeks, angat agad ako ng 800. Wow. O, and then, hanggang 800, sumagad ako ng 1-2 per sampa. Hanggang sa, syempre, meet. Nandun yung mga racket, yung mga company event. May mga fans ka na rin, may mga ano ka na rin. So yan na, may pamilya ka, kumikita ka ng malaki, ayos na. Anong mga sunod na nangyari sa buhay mo, Tex? Yun na nga po, in line with that. Yung wala na si ano, no? Si wala Irene. Na si Irene. Nung nawala po si Irene, nawalan ako ng gana, Tita Mel. Totoo na. Kumaga, yung kinang ko, yung inang mo? Yung kinang ko po. O, yung kinang mo. Iba? Hindi ko kasi ma-handle, Tita Mel, yung emotion ko on stage. Mahal ko si Irene. Sobrang... Nawalan ka ng inspirasyon sa buhay. Baga, siya yung first love ko. Yung sa babae, ha? Oo. Yung, siya yung minahal ko talaga. Oo. Alam naman niya yun eh. Oo. So, yun talaga siguro yung kapalaran na hindi ko. Nung pagkawala namin ni Irene, gumuho yung mundo ko, Tita Mel. Dito ka natutong magbisyo ng hindi tama. Mm-mm. Sino nagturo sa iyo ng masamang bisyo? Paano ka napunta sa ganon? Yung mag-isa ka na lang sa bahay. Okay. Yung lungkot. Nakakabinging katahimik ka. Lungkot, oo. So yung mga taong di ko kilala before, na ini-snub ko, sila yung naging karamay ko. Oo. And hindi ko alam, basa kanila. Iba na palang iba na inaano sa'yo. Oo. Gusto na nilang masira ang buhay mo. Sa inggit, ganun ba yun? Wala, down na ako nung Tita Mel eh. Down ka na. Sabi ko, okay lang, gulang lang go. So, na-enjoy ko siya. Parang, akala ko okay lang. Kasi parang nakakaano ng ano eh, pagka na ano mo na yun. So, parang nako-comfort ako. Ni-enjoy ko yun, hindi ko na-intimidate na worst na pala. Nandun ako sana, nagising na lang ako na no chance at all. No chance at all? Oo, ano yun na yung sabihin? Talagang dapan Yes, Tita Mel, yung account ko, kaliwat kanan dati. Kasi, ang utang mo, kaliwat kanan? No, yung account ko po, yung ipon ko. Yung ipon mo? Maganon ako sa pera, Tita Mel. Yung parang ubus na. Yung may pinaglalaan na doon. Kaliwat kanan yung account ko, Tita Mel. Sarado lahat yung tabi. Ubos, ha? Mm-mm, kasi parang sinigop lahat. Ground zero. Noong taong 2014, tinanggal ka sa trabaho sa Punchline. Yes. Sabi nila, unprofessional ka daw. Yes. Anong nangyari doon? Dahil din ba yan sa drugs? Yes. Grabe, Tita Mel. Sa drugs din yan. Ang drugs kasi, Tita Mel, mawawalan ka ng sense of responsibility. Yes. Yes, okay. Yan number one yung kakainin sa'yo. Yung sistema mo, yung responsibility. Nagiging numb na yung pakiramdam mo. Wala ka ng paki. Yes. Sa mundo, wala correct, na. No? Correct. Sa trabaho mo, wala kang paki. Sa mga minamahal mo sa buhay, wala ka ng paki. No. Inabot mo yun. Para kang patay na buhay. Inabot mo yun. Hanggang sa yung ilang taon yun, Tita Mel? 2 years akong na-hook doon sa ganong sitwasyon. Yung parang... Paano ka nakaahon? Yun ang importante yung malaman. May isang taong talagang... Yung Diyos kasi, talagang... Baga yung kapit ko that time, kay God. Uh-oh. No matter... Lahat... Kahit down ka, hindi ka nawala ng pananampalataya? Tumalikod lahat. Tumalikod. Tumalikod lahat sila, pero yung faith ko kay God, andun yun. Sabi ko, Lord, matiising tao ako, Tita Mel, lahat ng hirap naranasan ko. Pero this is the worst na part ng life. Pero sige lang, hold on. Kasi alam ko, at the end, may magandang plan. May pag-asa ka pa. Yes. Pinangawakan ko yung Tita Mel na
alam ko, bibigyan ako nila. Inabot mo yung ano, tech na wala ka nang makain? Yes. Alam wala na, kang makain? Nag-PPP ako nung kalakal, Tita Mel. Anong kalakal? Like yung mga lata, or... Ah, okay. Or bakal na, or yung sako, or yung inkan. Oo. Pinipipi ko yan. Ah, ano yun mo yun? Ibenta sa junk shop. Oo. To make money. Para lang may makain ka? O baka pang tustos mo ng droga? Ah, may pag may mga ganun malaking ano, mga kalakal, andun din. Kasi kailangan... Lalamunin ka talaga, Tita Mel, eh. Kumbaga, para siyang magnet na kahit malakigupin ka talaga. Ah. When was the turning point, Tek? Turning point, yung talagang ayoko na, hindi na, ayoko na, titigil na ako. Kailan yun nangyari sa'yo? Ano yun? Ano yun? When was that? Yung ano, simula po nung natanggal ako sa Punchline. Nagising ka? Oo. Parang kasi ang mundo mo eh nayanig. Gabi-gabi, Tita Mel. Kumapalakpak sa akin. Kumbaga, hindi ko nagmamalaki, hindi ako nagbubuhat ng upuan ko. Pero every time sasampa ko on stage, I want people laugh. No matter what. Gusto kong maghatid ng kasiyahan. Kung ano man nararamdaman ko, I don't care. Gusto kong masaya sila. Yun yung aim ko. Performer ka talaga. Professional performer ka talaga. And then, nung through ano, sa mga chuchu-chuchu, sa mga ano, hinila ako. So, tumalikod sila lahat. Tinanggal ako sa Punchline. Yun yung ano ko eh. Yun na lang yung natitira kong pag-asa eh. Doon ka na. Doon ka natauhan. Natauhan ka na. Yes, Gamil. Yung sabi ko, yung sa mga co-host ko, pahingin na lang akong pamasahe. I have to, makauwi lang ako ng Paranaque. Para hindi ko na kayang matanggap yung time na yun eh. Wala talang nagbigay sa akin, Tita Mel. Wala nagbigay ng pamasahe? Hindi. Galit din sila sa'yo. Na tinapon mo yung... talent mo, yung buhay mo. Yung wala nang ano, yung naglakad ako, Tita Mel, Quezon Avenue, hanggang Paranaque. Ano? Yes. You don't... Through EDSA? Nag-EDSA kang ganyan? Nag-ano po ako, Espanya. Espanya, and then? And then, Ross Boulevard. Ross Boulevard. Tapos, binaybay ko yan, summer. Ayun, ang init. Oh, iyak ako nang iyak. Halos nabilang ko ngayon sa bawat step ko, Tita Mel. Oo. Doon ko na ano na. Yun, nag-recall lahat sa akin. Ito pala yung kapalit nung lahat. At dapat magbagong buhay ka na. Doon mo rin na-realize yun. Yes. Na dapat magbagong buhay ka na. Yes, Tita Mel. At saka yung nung time na yun, yung may taong tumulong din sa akin. Aha. Yung paunti-unti. Yung sa Pasay, si Boss Mogs Angeles. Aha. Doon ako lumapit. Fan ko yun, Tita Mel. Ah, fan mo lang. Every kung saan akong bar, sumusugod yun. Baga, yung genuine ano yun, yung pagmamahal din niya sa iyo, no. Yun nga. Kailan kayo nag-cross ng landas ni Willie? Through Donita. Oh. Si Donita co-host ko sa Punchline Love Line. Noon, nung nandoon ka pa. Oo. Okay. Si Donita, hindi kami close kasi ang may partner ako si Iya. Oo. Yun yung kabatuhan ko talaga for 6 years. Uh-oh. Every day, uh-oh, every night, racket lahat. Uh-huh. Si Donita, opposite yun sa akin. Parang ano lang, hindi kasi kami magkano eh. So wala siyang ano, pagka ano, maldita lang dating niya, yung wala kang magandang ano sa kanya, yung mamalditahan kanya. Pero di ko alam, at the end, siya pala. Ang magliligtas sa'yo. Ang nagtagpo yung landas namin ni Kuya Willie, dapat pangatlong beses na to, inoper ako ng Wawa Winti Tamil. Para magbago. Mag-start. Inisnab ko yung ano, yung wawawin. Inisnab mo dahil? Oo, kasi ayaw ko. Kasi baka, look at my situation, baka hindi kumamit yung expectation ni Kuya Will. Diba? Yun na Kuya Will, pag standard ng ano, komedyante din yun. Yun yung baka ma-failure na naman ako. So, nagkaroon nawalan ka ng kumpiyansa sa sarili. Yun ang nawala, Tita. Nawala? Importante yun sa performer yun. Yun yung, three times kung ano, nung una, yun yung nag-viral yung ano, yung pag-guest ko, nag-viral ng sa YouTube, lahat sa social media, kumalampag yung video ko na ginawa. Yung guesting ko sa Wawa Win. Doon nila ko hinanting. Pangalawang beses, nagtago ako. Nagtago ako. Pangatlo, wala na, hinok na ako ni Donita. Hinanap ako ni Donita. Tapos? Yun, nung nakita niya, hindi niya na ako binitawan. Kayo ay nagpatuloy na kay Willie sa Wawa Win. Hanggang ngayon, andiyan ka pa rin. Opo. Kamusta ang pag... Ano ba? Paano natin sasabihin? Pagbaliktad ng buhay mo, Tek, mula noong dapan-dapan-dapa. Di ba? Sabi mo, opo, dapan-dapa. Ground zero.
Ground zero tao mo sa ground zero ngayon. Andiyan ka na. Parang yung nawala Tita Mel, before, parang biglang ano ngayon? Bumalik. Bumalik siya. Napakaswerte mo. Alam mo, Tita Mel, yung kinikilabutan ako. Wala, dati tumatanggap na lang ako ng ano, kumbaga yung baratelya na yung labanan ng racket, yung trademark na, or yung ano namin, yung market value, paksak talaga. Paksak na talaga. Ukay-ukay, kumbaga. Ano na lang ang tinatanggap mo nung para like, mag-perform? Pagkain? 3,000 or 2,000 will go. Okay. Kahit saan? Oo. Kumita ka lang kahit konti, ano? Pero ngayon, siyempre, maganda-ganda na. At maayos na naman. Ibinalik ni God lahat? Binalik ka. Binigyan ka ng isa pang pag-asa. So, siguro magandang tanong din sa'yo. Ano ang aral na mapupulot sa buhay mo, Tek? Yung pinagdaanan mo, grabe, no? Sobra. Kumbaga, walang sa sarili ko na yun. Pero kung mahirap talaga, sobra. Kung mahook ka sa ganun, higupin talaga. Kaya nga, term higup eh, higupin talaga lahat. You are referring to drugs? Yes, Tita Mel. Na walang kakwenta-kwenta yung drugs. Tama yung pagbalik, pagbabalik, pag-iimang buhay mo, eh kung natokhang ka pa. Oo nga. Mabuti! At ikaw ay nagbagong buhay na! Ang ganda ng timing ng wawawin. Kumbaga, siyempre, ako admitted naman ako kung ano, sibili. Diba, ngayon, kailangan i-rehab. So, ngayon, nagkaroon ako ng self-rehabilitation. Ang payat ko dati, Tita Mel, ngayon nagkakalaman-laman na ako. At yun ang pinakamagandang klase ng rehabilitation, yung galing sa iyo. Yes, kasi wala namang makapagbabago ng sarili ko. Kung hindi sarili mo. Yes, kahit anong sabi niyan, Nino, sarili mo, ikaw may ramdam na niyo. Ikaw may dala na. Pero yung aral lang na pag sa ganun ako, wala talaga. Wag ka na lang pumatol sa ganun. Ganun ba, Tek? Yes, Tita Mel. Maraming biktima talaga. So, kamusta anak mo? Nakita kami sa isang programa na di ko rin alam na sinurprise ako. Happy ka? Oh, nakita mo siya? Halos humawag yung dibdib ko nun, Tita Mel. 2 years kaming hindi nakita. 3 years hindi kami nakita. Ang laki-laki niya na 5 years old kasi kung nawala siya. 3 years. Sobrang masaya ngayon. So, she also, up to now, siya man inspirasyon mo pa rin? Opo. Ay, sa mga paghihirap mo? Oo, ngayon, dati kasi kung napabayaan ko sila, ngayon lahat ng itinerary ko, ng mga educational plan niya, naka-ano na yun doon. Correct. Ay, napakaganda naman. Doon. Kasi yung showbiz Tita Mel, hindi naman talaga stable yan eh. Kumbaga, habang mainit ka, kagat ka lang ng kagat. Pagdating ng panahon, kailangan may naitabi ka. Opo. Huling tanong ko, kung babalik si Irene. Ay, siguro ano? Mas... Ano siguro? Mas jackpot yun dito. Wow! I'm looking, forward to that, yes. Love ko siya, mahal ko siya. So, pagdating ang panahon, mabubuo ulit ang inyong pamilya. Pero isa lang sabi niya, makita ko munang stable ka, yung ayaw ko sa'yo, kailangan mawala yan. Babalik kami ni Ira sa'yo. Wow. Kaya yun yung winibuild ko ngayon, Tita Mel. Talaga. So, and I am so happy. Thank you po. Tek, sana ha. Apo. Talaga, hay, pagdasal natin. Pagdasal natin, walang pinakamaganda kung hindi mabuo ang iyong pamilya. Correct. Sana nga, Tita Mel eh. Para pagpakasal dito. Pakakasalan ko yun, Tita Mel. Thank you, ha, Tek. Maraming salamat sa iyo. Grazie. Thank you. Pero meron ako request. Po. Pwede ba ang isang bar ng magpakailanman? Lines? Yes. Kantahin mo. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw itong aking puso. Magpakailanman. Wala kasi akong boses nito. Kasi na-haggard sa taming tawa. Kumanta muna siya bago niya sinabi. Para safe. Thank you, darling. Thank you so much, Tita Mel. Thank you. Ano yung buhok na yan? Totoo ba yan? Hindi po. Hindi? Pinatong lang? Removable. Removable.